bakit nga ba namin to ginagawa? Sa iba, nakakapagod, hindi komportable. Pero siguro sadyang nakaka-addict lang yung kapayapaan. Yung paghahanap ng kakalmahan sa gitna ng unti-unting pagsikip ng mundo. Samahan nyo kami sa paglalakbay namin sa Coto Mines, isang abandonadong mina simula pa noong 2005. Alamin kung bakit sobrang namangha kami dito. Tara, samahan nyo kami sa vlog na to. Diyan na yung tagpuan namin sa Subic kasi diyan na sila nag-work nung Biyernes, tas kami sumunod lang kami nila Lenin para pumunta nga ng Coto Mines. At kailangan rin namin maghanap ng butin. Nakalimutan, yun pa talaga. Narito kami sa Subic. Ano to? Subic Zambales. Barangay Baraka. Konting stopover lang kasi nag-i-refill dito. Nag-i-refill ng tubig. At isipin mo, wala kaming butin. Buti na lang, merong nag-iisang tiyak sa 1,000 duda. Si Ate 7-Eleven. Hello nga pala sa ating mga bagong kasama. Ryan, Marian. Puro life, ha? Pagkatapos mag-breakfast ay hinintay lang namin sila JP, Ruth, Janhi at iba pa namin mga kasama. Pabiyahin na kami nito papuntang Masinloc. Approximately mga 3-4 oras pa yung biyahe from Subic. Yung pinag-stop overan namin kasi may mga rough roads pa daw at medyo mahirap yung daan. Pero sulit naman yun. Tingnan nyo naman yung mga gilid-gilid. Bundok. Mga gandang mga tulay at iba-ibang mga tao yung nakikita namin. Kung makikita nyo, ilang bayan na rin yung nadaanan namin, San Felipe, San Marcelino, kung nasan yung Lake Mapanuepe, naku, napakagandang lugar din nun. Grabe, sulit talaga, walang pagod sa biyahe na to. Super ultra bilis na ihi lang kami dito sa gas station na to. Isik na. Matapos ng konting kulitan at kilitian, babakpak na kami papuntang Coto Mines sa Masinloc, Zambales. Ayun no, may magandang bridge. Rock music, pasok! Pakilala lang natin yung mga kabanda natin. Mga kakamping pala natin. Siyempre, namumuna sa video, no, si Aurora. Mga pangalawa, yung puting na bara, si Nimbus. At siyempre, yung poging-poging Hilux si Lemon at RC, si Luna. Let's go! Makalipas ang 2 oras, narating din namin ang bayan ng Masinloc. Ito na yung first checkpoint. Hindi kayo basta-basta makakapasok hanggat walang permit to enter. Ipopost ko dito sa screen yung mga fees na kailangan at pati na rin yung contact na nakuha namin. So bago ako pumasok ng Coto Mines, kailangan nyo kumuha ng permit to enter. So kailangan nyo makapag-coordinate sa LGU. And then mga 1 hour away pa from Kids Pool, no? Yung mismong Coto Mines na campsite. So, kita-kits mamaya dun. Bold! Cut na tayo bagong mga ano, kanina pinakilala mo si Ryo at saka si Maya. Actually, mga hardcore na yan. Binabaybay na namin dito yung mga rough roads, no? Medyo mahaba-haba talaga siya. So, mag-ready kayo na maalog yung mga katawan niya at mga ulo. Pero kahit parang nasa washing machine kami, mas nangibabaw pa rin talaga yung excitement namin nakapunta sa kids pool. Ayun na nga, combination to ng
rough roads at saka paved na mga roads, no? Approximately siguro 1 hour may get, more or less, no? 1 hour papunta from yung kanina na checkpoint ng LGU papunta din sa Cotto Mines talaga na campsite. Yung sabi nga sa movie ni Gerald Anderson, Happy Sunshine Camp, no? At excited na kami makita yung malamig saka malinaw na tubig. Beautiful. Sa, ay, di po ka. Pero doon po kami nagpagawa po. Tama. Talong Arsenal na kaya, no? Ah, Arsenal! Ah! So dito na yung second checkpoint papunta ng yun nga, kids pool sa Cotto Mines. At yan, napakabait ni sir, no? At syempre, chinek kung ilan yung sakay ng bawat isang rig. At syempre para sa safety na rin, no? Kailangan na accounted, well accounted bilang. At pagpabalik ay ganun pa rin yung bilang namin, no? One of the many bridges na iron steel. Steel yung mga ganito, nakakatakot daanan. Kasi tingnan mo, nipis, oh. Pero alam ko namang matibay to kasi syempre minahan to dati. So yung mga dumadaan dito, mga feeling ko mga traktora, no? Tingin mo yung mga tindahan pala, oh. So sa tindahan, 15 minutes away tayo kung gusto natin ano, bumili-bili. So, ito yung sinasabi, historically speaking. Wow! Ito yung tahanan ng mga minero. Ito yung community ng mga... Yan ang hotel na doon, ginahan nyo mayelo. Oy! Nagbablog ako. Gutom na kami ng mga oras na yan, pero busog naman sa view. So, alam mo yun, na-realize talaga namin lalo na ang dami pa pala dapat puntahan sa Pilipinas. Marami pa dapat tuklasin. Right now, it's all falling apart. Right now, you don't know where to start. Right now, the walls are caving in. Right now, you don't know where to begin. Right now, you're searching high and low. And right now, you time don't check, hello. 10:59. Dumaan kami sa pangatlong checkpoint. Ganun lang din. Karansent lang namin kung yung permit. Saka binilang kung ilan ulit yung mga tao sa loob. Sa loob ng bawat rig. So yung third checkpoint, approximately 7 minutes from Cotto Mines, yung sa kids pool. 2 kilometers, no? To be exact. Yun lang. Ilang saglit matapos nito, napasok na namin yung minahan mismo. Sinasabi ko kanina, no? Ito siguro, abandonadong, ano ba yan? Barangay hall? We don't know. Siguro yan yung operations sa minahan mismo. Okay. Lumang gasolinahan, no? Diesel nakalagay. Last of fast fuels. Walang laman. So medyo, hindi naman siya scary, pero of course, kung matatakotin ka, medyo magdadalawang isip ko talaga. Yung main gate, tapos Cotto High School. Cool. School, pero abandonado. Oh my God. Mga barracks ulit to. Siguro pwede natin lakarin yan mamayang gabi. Ito, Chapel. Our Lady of Fatima Chapel. Thank you, Lord. At nakarating kami ng maayos sa Cotto Mines. Ito na yata yung pagkaliwa natin, yun na yata yung kids pool. Ayun, kids pool, sabi dito. Kids pool. Okay, let's go. Okay. Ito na yung pababa. Wala na sa waste. So, good luck. So, ito na yung papunta daw ng kids pool to, eh. So,
para kami nasa deep forest. Sabi nga ni Rayo, pag may matanda dyan sa harap, back na tayo. Okay, finally we're here. At ito na yung entrance papunta sa Chernobyl. Oh my God, ang ganda. Ayan na, may mga campers na tayo dito. Ayan na, nice one. Matapos yung mala The Last of Us na fields na area na yun, bumungad sa amin isang paraiso. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. Napansin nyo kanina sa video, tinawid namin ng ilog, no? Yung mga rig namin. Mas maganda kasi yung area dito actually, kasi mas malapit sa ilog, mas malapit sa kids pool, yung mismong liguan. At yan na nga, nag-start na kami mag-ayos ng mga gamit para makapagluto na rin, kasi gutom na talaga kami ng mga oras na yan. What you've got. Hey guys. Struggle is real. Dahil bato-bato yung flooring dito. Ang hirap maghanap ng peg. Tignan niyo naman to. Tinali na lang namin sa maliit na sanga. Para lang makatayo yung mga tent namin. Ayan, okay naman so far. Maangin ngayon kahit maaraw. Habang nagpre-prepare ng food yung iba, at yan, sila mo, sila RC, nag-aayos pa rin ng mga gamit. Yan, si Lenin, sabi nga niya, tinitry niyang patayin talaga yung mga tent. Actually, nag-try lang kami ng bagong setup ngayon. Baka mas better na nakaiwalay dun sa kotse. Or titingnan namin, baka mas okay pa rin talaga yung nakadikit sa kotse yung mga RC extender tents namin, no? So, malalaman natin mamaya. Namin tao, nakasabay namin yung shoutout nga pala kay Sir Team sa Moto Testo, no? Ayan, nakasabay namin sila, so dito na lang kami. Okay din naman kasi parang mas malaya kami dito na galaw, malapit din sa CR, kami yung sariling ilog dyan. Okay din naman yan pag ligun-ligun na kami. Kasi nakita niya dito yung si Aurora, si Luna, malayo si ano eh, si Nimbus nandun eh, may sarili silang bahay. Tapos yan, medyo di na kami nag-aesthetic kasi wala, gusto na namin magpahinga, ganun. So kami tawaran namin yung ano, yung bilili namin bagong Darche 380, yan. Napakalaki, that's what she said. Yan, tulog yung mga aso. Naman parang manok yung tulong ni Glitch mo. Shoutout nga pala sa isa nating gustong i-shoutout, si Sir Chadwick ng Greenland. Yan! Yung utang ko. 55 liters. Saka 45 na 2-tone. 55 liters, may kasama 55 pang ilaw yan. May kasama pang ilaw. Ayun o, no? Yun pala yung kasama pang ilaw. Sir Chad, hashtag baka naman! Tididi. Dito sa side na to, meron tayo nagaganap na shoot. Shoutout nga pala sa pangalan ng shop, Grazing Platter. Grazing Depot. Grazing Platter. So, like na sila sa Facebook, Instagram, order kayo. Madami silang mga different sizes, no? May kasamang wine at kita nyo naman how it's being set up. Napakasarap. Actually, yung order ako ng dalawa, tatlo ata nung Pasko, no? Pinamigay ko giveaway. Pwede rin pang giveaway yan sa kasal.
sabihin niya, sa birthday. For events, no? Sa mga rally. Pwede nga. Sa mga rally. Sa mga rally. Pero napakasarap. Tingnan naman, no? Top shot natin yan. You know? Yan, of course, care of Marian and si Rayo. Ang dakilang dating taga-deliver, ngayon, nagmamalish ng delivery. Business owner! Nagmamalish ng delivery. So, makikita niyo yung ilog. Grabe sa linaw. Ah, hindi pala yung bridge ha. Ano daw yan? Mga water pipe, no? Ah, na nakakonekta din sa water source ng I think most or if not all ng buong Masinloc. Yan. Isa sa mga pinaka best buys namin as a group itong Opolar. Nag-last yung battery ng ilang hours? 4 hours siguro, 5 hours, no? So halos buong gabi, kasi 4 hours lang naman tulog namin. 4 hours naka-high, so pwedeng mas matipid pa by setting your settings to low. Shoutout lang namin Shopee page ng Opolar, no? Kasi yung nangyari, may konting defect yung battery. Ang ginawa ni Opolar bilang isa sa may mga best customer service sa Shopee, nagpadala pa ng isa pang Opolar. Biruin mo yun, no? Battery lang hiningi namin, binigay electric fan. Grabe naman yun. Wagi talaga. Sobra. Kailangan confident sa product naman. So yun. So gusto lang namin i-shoutout pong Opolar kasi good brand siya and good customer service and nagtitiwala sila sa amin. Edit yun. Mabuting tao kasi punta yung storage bag ng Mobi Garden. Oo, mamaya. Tapos ano, nakahati kami yan sa tatlong parts. Kita nila kama. Ito, divider. Ang dami pa rin mailagay. Stove, ganyan. Tapos, pangalawang product na nandito sa amin, actually sa Team Luna, itong Mobi Garden na water tank, no? Kulay pa lang, okay na. Siyempre yung built, no? I think very stable, sturdy, and alam mong tatagal siguro 5 to 10 years, no? Baka pwede pang ipamana sa mga apo-apo nila RC yan, saka ni Mon. And of course, itong mga utensils nito, looks good, I think. O, titanium siya, magaang. Ibig sabihin magaang. So, pag titanium, syempre, magaang yan. So, ito yung mga products nila. Actually, yun nga, wala pang market masyado sa Pinas. Kagandaan na ito. Napaganda ng mga quality talaga yung mga products nila. And hopefully, mas madami pang maka-appreciate. Mas madami pang bumili. Of course, mas madami pa kayong products dito. And shoutout sa Mobi Garden. O, tama na muna sa product review. Ligo muna tayo sa Mala Nature Spring na tubig ng Cotto Mines. Let's go! So English muna tayo, no? So during its active days, Cotto Mines used to be really a booming mining site. So currently, mining operations definitely have stopped. As you noticed previously in this video, may mga mangilan-ngilan pa rin mga nakatira dito sa Cotto Mines. And you may wonder why kids, letter S, not kids, as in letter S yung name ng resort. It's all because of, say, as in Zambales. That's it. Ang witty lang, no? Ang pinaka-highlight talaga na itong Cotto Kids Pool ay yung kung gaano kalinaw talaga yung tubig. As in, I actually tasted it and it tasted like Nature Spring, yung mineral water na nabibili. Solid eh, sarap. Uy, hindi ko ininom ah, pero gusto kong i-try siguro pagbalik. Lakad kami, mag-swimming na kami. Kasi ito yung buong campsite itself. Makita nyo yung mga setup. I think part sila ng Moto Testo na group. Yan, ito yung river crossing na optional lang naman.
Kasi kung hindi naman kayo mag kakamp dito, pwede naman kayo dun sa main area. Oh, bulol pa ako. Kasi yung mga gumagalaw na siso pag gabi. Kita nyo na. Dun sila, Jack Episodes. Shoutout kay Kuya Jack. Daan papunta sa Kids Pool. So makikita nyo so kung so kung gaano ka linaw. Ang big two. Grabe, tingnan nyo naman yung tubig. Ay, so, kasama sa vlog. Yan, dito daw ang daan. Kami lulublub lang ng slide. Hello. Grabe yung tubig yan, man. So yan, no? Ito yung tubig, grabe. Ito yung pinuntaan namin for 6-7 hours. Parang ano, enchanted, no? Enchanted river. As in, grabe, saka makakita ng ganito kalino na ilog. Actually, ngayon lang nakakita ng ilog ganito. Sana may gantong kanal, no? Sa Manila. Yan, eh, dito, mababaw lang. Nalilubog-lubog. Kumaganda-ganda sa ko, Tamay. Papa! Rina ko! Ma! Shoutout po sa mama ko. Hi, Goto! Passing through shot. Passing through shot. After maglaro at maligo sa malaparaisong Koto Kids Pool, oras na para mag-ayos-ayos, magbanlaw na rin, tapos mag-prepare ng dinner namin. Medyo gumagamit na rin kasi that time. Unti-unti na namin sinetap yung mga pailaw namin. May inuman din kasi mamaya, kaunti lang naman. Ipe-prepare na kami ng dinner, tapos dahil nga tapos kami maligo, maliligo na kami ng may sabon at shampoo. Babanlaw. Yan. Mamaya titingnan natin kung anong mga ulam. Pero the best talaga yung grazing dipo. Dipat. Yan o. Umu-okay si Lenny. Yun o. May model na kayo. Just there where you are. Do something. Be the star. You gotta get going. Buwang quote and quote family ngayon. Of course, wala lang siyempre yung mga nakasama namin sa Lake Tabayo na sila Sai, sila Beans. Ayan, nadagdagan sila. Si Claire, siyempre, dahil sasama na yun eh. Nadagdagan yung ating family. Special, mga family. Special presents. Sina? Wednesday Addams. Wednesday Addams. Saka mo nang ano dyan, dance. Yun o. Nakapanood sila kayo doon sa isa kwarto, tapos doon ako sa isa. Sabi ko, nilagay ko na yung ano, yung unan. Tapos pagsara ko ng pinto, welcome. Buba. Tapos nagkanap. Bumukas mag-isa, takbo kami palabas. Gagi. Tawag kami. Happy birthday tayo. Dahil sa takot namin, natulog na lang kami. Kap ng tulog. Hindi na ako tulog. Napagugas na rin ng kanina ng mga ginamit namin kagabi. Okay naman yung hugasan nila. Lababo siya. Okay din yung tubig. Malamig. Tapos yung CR, sa CR nila.
Okay din naman. May dalawang toilet. Iwala yung sa lalaki at sa babae. Bale, dalawang shower area each. May saka bidet? Dalawang toilet. Wala. Ilang bidet. Pero? Meron tabo. Yun. Tabo is deep. Tapos yung shower area nila, walang pinto. Yun lang, walang kaya, pinto yung shower. Gagawa mo na lang ng paraan kung mahihain ka. O kaya, tanggapin mo na lang. Ayun, ngayon, nagkakape lang kami. Tapos mamaya, magluluto na rin ng breakfast. Medyo agahan namin yung alis kasi mahaba pa yung biyahe palabas. Tsaka sa Manila pa. Sana hindi traffic. Good morning from Cotto Mines. Kagising lang namin. Actually, kanina pa, mga 8, 7.30. Nauna na magugas ng pinggan sila Lenin. Kasi dyan, hey, nakapag-drone na rin ako. Kamaya maliligo. Tapos yan, preparing ng breakfast sila Marian, saka si Raya, of course, si Ay, si Ren. No? Yan. Medyo maaga kasi nga alis sila, Chi. So, meron silang bisita from New York. At yun, nag-aayos na dun si My Loves. Tanghali na at kailangan ng sumibat ni Namon at RC para kitain nga yung kamag-anak nila na galing States. Malungkot kasi hindi magkakasabay pa uwi. Pero okay lang, may mga next camping pa naman na nakahanay. At kami, maliligo muna para presko bago bumalik ng Maynila. Tara, ligo tayo. PM na and tapos na kami mag-pack up. Nagligo lang kami para tanggal pawis. Tapos mamaya uwi na rin. Doon pa sa bandang likod yung camping namin, yung campsite. Tapos naglakad lang kami papunta dito sa side na to. Tapos medyo mas chill siya. Tsaka may mababaw na part. Nakauwi na sila Chi. Tapos pack up na tong si Aurora and then si Luna nagpa-pack up pa sila dun ng kitchen. Ito yung wala lang mga tao masyado. Hi! Nagplay-play lang kami dun. Mas na-enjoy na namin ngayon. Alas 3 na ngayon ng hapon. Ayaw pa nga namin umalis eh. Pero baka umagahin kami sa daan. At may pasok pa bukas yung iba. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. Right now you're searching high and low. And right now you don't know where to go. Right now you hear the thunder. Napauwi na kami from Cotto Mines. Daan lang kami ng Clark sa Jungle Base. Si Lenin nag-drive ngayon kasi para may energy pa ako mamaya. Iwala naman sila Marian sa kasi lumay. Kaso wala tong lisensya eh. Charter. Hindi, meron yan. Uproader yan. Tignan mo. Oo. Bye bye, kids pool. It's been fun. Sobrang ganda mo. Ang layo mo lang.
alag-alag kami for not just 25 minutes but for 1 hour. Labasius. Pwede ba nagsabi yung 25 minutes? Vlogs. Shoutout portion tayo bago mo eh. Shoutout sino? Shoutout sila RC tsaka mo. Shoutout sana nakuwi kayong okay. Sa akin, shoutout sa of course Outdoors Club. Unang-una sa lahat. Salamat Sir Erwin sa mga pagtitiwala, no? Project Arsenal of course. Siyempre, hindi naman pauuli. Sa Greenland. Oh, Greenland Coolers. Advance na thank you, no? Advance thank you. Of course, siyempre sa mga bago nating kasama sa camping si shoutout kay Marian Esaligod actually and kay Rayo. Mga ulit-ulit sila. So next time sana 3 days 2 nights tayo kasi may mga pasok, no? Hirap lang talaga ng schedule. Of course, shout out sa mami ko. Very supportive, love you, mami and family ko. Marvin, sumama ka na sa off-road. Yan. Shout out tayo. Shout out sa Decathlon. Baka naman. Baka naman. Nasa upuan hanggang 10, baka naman. Kay Kuya Ray Travels. Kaya Ray Travels, ha? Tama mo naman kami. Ayan, sino siya? Tag namin yung Racing Depot! Yay! Nakita nyo yung kanina, napakasarap. So yun lang. See you sa Clark, Pampanga na. Bye-bye! Nagagandahang mga bundok, mapayapang lagaslas ng ilog. Malamig na simoy na hangin at sobrang linaw at masarap na tubig. Ito yung mga lugar na totoong makakapag-recharge ka talaga eh. Nung unang pagkalublub ko nga para maligo, para bang may mahika, na biglang nawala yung pagod at problema ko sa buhay. Kahit panandarian lang, bigla ako nagpasalamat ng mataimtim sa taas. Bihira kong maramdaman yun. Pinasaya talaga ng Cotto Mines yung mga puso namin. Kahit saglit, nahanap namin yung kapayapaan na napakailap na sa panahon ngayon. Cotto Mines, Masinloc, Zambales is truly a gift of nature. Hoy, maraming salamat ulit sa panonood ng Off the Grid series video namin dito sa Cotto Mines. Abangan nyo pa yung mga marami pa naming mga adventure, mga pasabog at mga overlanding at camping activities, no? Follow nyo yung Facebook page ko, Kel Esteban, para sa mga latest updates. At syempre, subscribe din kayo dito sa YouTube channel. Hit na notification bell para maalarma kayo sa mga susunod na video namin. Salamat uli at sumainyo nawa ang kapayapaan.